pag tiningnan mula dito sa bayan ng Tobias Fournier ay para itong babaeng nakahiga. Ayan po, nakikita niyo yung bundok, yung may dalawang cell site. Ayan po yung Mount Aliuliu. Ayan yung hagdan, makita mo pataas doon. Ayan yung hallway, doon tayo galing kanina sa labas. Mga dyan daw banda, maraming hukay dyan, kaya mataas. Marami daw mga pinaghukayan dyan, tsaka doon sa kabila nung araw. Doon, ang ganda ng view doon. Ayan yung tower, from here. Medyo masikip, pero okay lang. Ayan na. Mula dito sa tower, ganito ang view. Good morning! We are here at Barangay Fatima, Tobias Fournier Antique. We just entered the intersection and we are going to hike today. Papunta doon sa may Mount Aliuliu, ang former Air Force Base dito sa Anini Antique. Dito tayo dadaan sa part ng Tobias Fournier, pero yung mismong abandonadong base, masasakupan siya ng Anini Antique. Yung bayan na nakakasakop din sa previous nating pinuntahan na Nogas Island. So, I'm with the biker, Santin. Si Santin ay ang aking pinakagwapong pamangkin. Ang chick boy ko na pamangkin. Si Santin. Wow! In fairness! Yan yung tampada daw, sabi ni bikers. Kasi lagi ito dito eh, yung pamangkin ko. Kasi malapit lang naman. Tsaka may girlfriend siya dati doon sa taas. Kaya expire na 'yon. Expire na daw, sana all. Kaya lagi siyang nandito. Kung gusto mo lang mag-sightseeing, gusto mo lang mag-enjoy ng fresh air, tsaka yung gusto mo makita yung dagat, highly recommended na pumunta ka ng Laktudan. By the way, nandito na tayo. Ito po yung Laktudan or yung tampada, sabi nila. Nakikita mo ang ganda ng dagat mula dito. Tapos ayan, yan na yung bayo Aninii. Tapos dyan sa likod ng bundok na yan, dyan banda yung yung bayan ng Aninii. So mamaya magfi-film ulit tayo dito. Mas maganda kasi ang view rito pag lumabas na talaga yung araw, yung pag nagbublo na talaga yung yung paligid. So babalik tayo dito mamaya, magshoot tayo bago tayo umuwi. Aakyat muna tayo sa Mount Aliuliu. By the way, yung Mount Aliuliu, doon lang yun, oh. Ayan. So, dito tayo dadaan. Rough road po. And, yes, we'll be right back. Maglalakad muna kami. Bye-bye! Trivia po tungkol sa Mount Aliuliu. Alam nyo po ba na ang Mount Aliuliu, pag tiningnan mula dito sa bayan ng Tobias Fournier, ay para itong babaeng nakahiga. Ayan po, nakikita nyo yung bundok, yung may dalawang cell site. Ayan po yung Mount Aliuliu. Ayan po, diba? What do you think? Mukha po ba talagang babaeng nakahiga or hindi? Naayos na nila yung daan dito. Napalitan na nila ng semento kasi dati sobrang rough dito nung unang punta ko dun sa Mount Aliuliu sa taas. Mabuti nang ganun kasi at least makakapagbiyahe yung mga tao rito ng mas madali. Maraming barangay din papasok dun. Yan nga, papuntang Tagaytay. Tapos hindi ko na alam kung ano pang ibang barangay. So hindi tayo pupunta doon. Dito tayo galing. Tapos dito tayo pupunta, papuntang Mount Aliuliu. So nandun na sa taas yung cell site, nakikita nyo. Yan yung Mount Aliuliu. Medyo steep din yung daan. Tapos doon kami galing sa baba. Kung gusto mo mag-hike dito at tinatamad ka maglakad, pwede ka namang magdala ng motor. Siguraduhin mo lang na yung motor na sasakyan mo kaya ring umakyat dito kasi tingnan mo yung daan. Yan. Malalaki yung bato. Tapos yun nga, sinisira rin ng tubig pag medyo mabaha, pag umuulan. Yung dumadaustos na tubig mula sa taas, sinisira niya yung daan. So kung pupunta ka rito, you should use a trail type motorcycle. Trail type lang, kayang-kaya na dito. Mag-scooter ka na lang para sa baba pa lang. Lana, soko ka na. So yun nga, yung daan nandito. Ayan, bato-bato. Kaya yung mga
trail type na motor, ginawa talaga yun para sa mga ganito. Ayan na yung gate, oh. Yung cemento ng gate. Ayan. Naka-cyclone wire siya. Tapos, merong cemento. Ayun, dati, sarado ito dito, yung buong paligid ng ano, ng base, o yung perimeter ng base, or air base. Tapos, makita nyo merong asphalt, or asfalto dito. Ayan. Ayan yung asfalto. Ibig sabihin, maganda rin yung daan dito nung araw. Kaya lang syempre nga, matagal nang inabandon na. Wala nang maintenance, kaya yan sira-sira na. Tapos ito yung guardhouse. Yan yung una mo makikita pagpasok mo pa lang dito sa gate. Yung guardhouse. So, diretso tayo. Ayan. Okay na yung daan dito. Medyo masarap na sa pakiramdam maglakad. Nandito tayo sa may hagdan. Naunang hagdan. Pataa, papunta sa taas. So, ayon sa nabasa ko, meron daw ditong limang bunkers on and all. So, ito yung isa, pinakauna. Ayan yung hagdan. Makita mo, pataas doon. Malaki din yung, ano, yung bunker na yan. Tapos, yun. Tapos, didiretso na tayo at from the first one, doon lang banda yung una kanina. Makita natin dito. I guess it's two bunkers. Ayan, makikita nyo. Ayan yung isa. Tapos, ito yung isa. So, titingnan natin yung ano. Titingnan natin yung hagdanan papasok. Ayan, makikita mo. Tinake over na talaga ni Mother Nature yung ano. Yung building. Kaya hindi mo na halos makikita sa, lalo na sa video. Tinatabunan lang ng mga kahoy. Tapos, hindi kalayuan from here, yung nakita natin. Meron ulit doon. Ayan. Magkasunod-sunod lang sila. Ayan. Ito mas clear. Kasi, hindi masyadong natabunan ng kahoy. Itong dalawang to, magkasunod. Pasok tayo sa loob. Titingnan natin kung ano meron doon. Ayan. Pagpasok mo sa loob, makikita mo, merong halaman. Left and right. Tapos, eto. Eto yung laman dito sa loob. I don't know, hindi ko ma-imagine kung anong meron dito nung araw. Ano yung actual setting, pero at least yung building nakikita natin. Ayan. Marami nga lang ano, mga nakasulat, may vandalism. Ayun. Meron dito mga drawing. Tapos, didiretso tayo dito sa loob. Sa likod. Ayan, makikita mo yung mga ano, kabilaan lang sila. Ayan, makikita mo yung ibang buildings doon. So, ganun lang. Ganun lang dito sa loob. Tapos, makikita mo yung ano, yung semento talagang buhos. Siyempre, for defensive feature. Lalakad pa tayo papunta doon sa taas. Titingnan natin kung ano meron doon. Okay? Ayun, meron siyang hallway sa gitna. Tapos, dito may kwarto. I don't know. Siguro kasi may tiles dito. Ito yung kitchen. Kitchen sink siguro ito. Tapos, ito parang lobby. Siguro a sort of lobby. Tapos, kabilaan may makikita kang kwarto. Kwarto rito. Kwarto rin doon. And so on. Hanggang sa dulo. Titingnan natin kung ano mayroon paglabas natin dito. Yun. Nandito na tayo. So, pag nandito na tayo, makikita mo. Ayan. Si Santin. Ayan yung hallway. Doon tayo galing kanina sa labas. Diyan tayo kanina galing. Tapos, makita mo yung ibang buildings dito yung kanina. Yan. Tsaka yung isa doon sa likod. Tapos, wala na doon. Ayan. Diyan kami galing. Tapos mamaya, pupunta tayo diyan. Kasi, nandun yung watchtower nila. Nandun yung tower sa taas. So, yun yung last na spot na pupuntahan natin mamaya bago tayo bumalik. So, for now, pupunta tayo doon sa lagpas pa sa cell site na yan. Yan, sa likod. Dati, nung nag-hike kami dito kasama yung tropa, doon kami tumambay sa may dulo. Meron kami yung baong mga pagkain nun. Ay, nihaw na isda.
Tapos nakalimutan namin yung toyo. So yung ginawa namin, yung sauce na lang ng sardinas yung ginawa namin sausawan para sa isdang malaki na yun. Sayang naman. Hindi niya enjoy yung sausawan. But anyway, shout out sa mga naging kasama ko noon umakyat dito. Si Mark, si Jeffrey, si Gio, si Fritz, si DJ John Roman, si Boss. Kung may nakalimutan ako, sorry. Pero shout out sa inyo. Nag-enjoy ako nung last na trip natin dito. At ngayon, dalawa lang kami. By the way, sabi nila, ito yung ano, yung kwento-kwento lang naman. Sabi nila, kaya inabundo na itong lugar na ito ng mga dating Air Force na nandito. Kasi daw nakuha na nila ang kanilang pakay dito. And that is mining daw. Sabi-sabi lang naman. So ayon sa nakasama ko dito dati na nag-hike, itinuro nila sa akin. Mga dyan daw banda, maraming hukay dyan, kaya mataas. Marami daw mga pinaghukayan dyan, tsaka dun sa kabila nung araw. Tapos according sa story ulit, gabi-gabi daw nagpapadisco yung mga sundalo rito noon para daw maingay at para daw hindi marinig na naghuhukay daw sila, o kumbaga hindi mapapansin na nagmamain sila. In that story lang naman na sinabi sa akin, no more no less yun yung narinig ko. Maybe ganun nga, pero hindi natin alam kung anong totoo. I'm just sharing it to you kasi nga binavirtual tour ko kayo dito sa Mount Aliuliu. Nandito na tayo sa harap ng isa pang bunker. Mayroong mga tao rito kasi mayroong cell site. Makikita nyo mayroong ayan, mayroong cell site kasi rito. Tapos yan, inoccupy nila yung isang bunker. So didiretso na lang tayo, huwag na lang tayo pumasok dyan. So maglalakad pa tayo diretso papunta rin sa dulo. Malapit sa bunker. Yan yung unang cell site. Nandun yung bunker sa likod. Nandito na tayo sa pangalawang cell site. Ayan yung pangalawang cell site. And then nandito na tayo sa isa pang bunker nila. Maganda rin yung view dito. And malinis na ngayon. Unlike nung last time na pumunta kami rito, medyo madumi sa lugar na to. Ito siguro sa tingin ko yung parang ano, yung parang place ng mataas na official, something ganon. Kasi parang ito yung pinaka highly protected na place dito. Tsaka maganda yung spot. Ayun. So from here, yung magiging view, tingnan natin. Ayun na kung anong ano yan, anong bundok yan. Pero ang alam ko lang, magandang bundok yan. Tapos ayan, diretso, papunta roon sa gilid. And then, lilipat tayo doon sa kabila kasi from that side, makikita natin doon yung Nugas Island, yung pinuntahan natin nung nakaraan. Ayan na guys, nandito na tayo sa spot. And from here, papakita ko sa inyo ang Nugas Island. So ayun ang Nugas Island. Ayan, yan yung pinuntahan natin nung nakaraan. Sabi pa nila, kung clear daw yung horizon, makikita mo raw from here yung ano, Negros, sabi nila Negros. Hindi ako sure, pero titingnan natin kung makakuha tayo ng clear shot or makikita natin kahit yung naked eye lang yung Negros. So bigo po kami umakyat sa taas nito ng yan, kasi kung makakaakyat ka sana dyan, dyan yung ano, yung spot kung saan pwede mo makita yung ano, yung Negros sinasabi nila. Pero hindi naman gaano ka clear yung horizon, kaya kahit makaakyat man tayo dyan sa building na yan, malamang hindi pa rin natin makikita yung Negros. So from here, lilipat na lang kami sa tower dun sa baba at dun kami magtatambay bago kami bumaba. Ayan yung tower from here. So, zoom natin. Ayan. Ayan yung tower na nandito, tapos dun tayo galing kanina sa may pangalawang cell site. Yun. Yung pangalawang cell site, andun yung last na building na pinuntahan natin. Akyat tayo doon sa taas. Okay, at ipapakita ko sa inyo ang view galing doon. Nandito na tayo sa baba ng tower. Akyat na tayo. Ayan, meron silang ginawang parang hagdan. Akyat na tayo. Let's go. Medyo masikip. Pero okay lang. Ayan na. Mula dito sa tower, ganito ang view. Dito, makikita mo, ayan yung Punta Nasog.
mga bundok. Diretso lang. Dito sa part na to, makikita natin ang San Jose de Buena Vista. Ayan yung San Jose de Buena Vista Antique, ayun yung pinaka-center ng Antique. Tapos makikita natin yung ano, yung lugar na medyo foggy. I guess that's already Sibalom Antique and San Remigio. Tapos ang bayan ng Tobias Fournier nandito lang. And yung sa baba, ayan yung bayan ng Tobias Fournier. Tapos diretso tayo. Ayan yung nakikita nyo sa dulo. Ayan, kung makikita nyo yung ano, yung bato, yung parang bato sa dulo, yan yung Punta Hagdan. Iconic din na ano, na spot dito sa Tobias Fournier. Tapos yung mga may bahay na maraming boats, yan yung ano, yan yung Barangay Igdalagit, Tobias Fournier. Dito naman sa likod, dyan yung Barangay Fatima and Barangay Diklum. So ano po yan? Magkasunod-sunod po yan galing ng Barangay Igdalagit, tapos Diklum, tapos Fatima. Yan yung Fatima po, yan yung pinakalas na barangay ng Tobias Fournier. Tapos paglagpas mo ng Fatima, makakarating ka na ng Bayo. Yung Bayo naman po, mayroong dalawang Bayo. Bayo Grande, tsaka Bayo Pequeño. Yun nga, yung Bayo, nasasakupan na po siya ng bayan ng Anini. Nakababa na kami from the tower. Abay na. So, babalik na kami sa baba. Yan na si Santin. Oops! Yo, what's up? Nandito na kami sa Lactudan. Papakita ko sa inyo ang view dito ngayong may araw na. Ayan, tingnan po natin. Ayan yung bayan ng Aninie Antique. Tapos yan yung bayo. Tapos dyan sa baba, maganda rin pasyalan yan dyan. Yan yung tinatawag na boulevard. May mga trucks. Inayos nila yung daan dito. Kasi may projects ng daan nga dito. Tapos yan, makikita mo yung main mode of transportation dito. Yan yung taxicle o habal-habal or skylab. Or kung ano man gusto mong itawag dyan. Perfect to magtambay dito, mag-picnic, or kung gusto mo mag-date. Sana all may ka-date. Sana all may ka-date. So yun po, I hope nagustuhan ninyo ang ating Mount Aliuliu trip, yung ating trekking papunta sa Mount Aliuliu. So abangan po ninyo sa aking next video yung mga beaches po na magaganda dito sa Tobias Fournier, ipapakita ko sa inyo. And so my name is Todd, fond of adventure, loves nature, meeting people and learning from their culture. This is Toddy Explorer. See you in the next video. Bye-bye!